So, yung 2.5 is constant, kaya ilalabas mo siya sa integral symbol. So, ilalabas. Yung dt, matitira na lang sa'yo dyan is yung t na 200 microseconds. So, ito. Magsisimula ka sa zero yung time. Eh. Ito is positive. Positive half cycle. So, ito yon. Yung positive half cycle. Ito yon. Kaya nag-umpisa ka sa 0 second hanggang 200 microsecond. Iyon kasi yung coverage o yung duration ng positive half cycle. Ayan siya, positive half cycle. Di ba, gano'n naman sa integral, inilalagay mo kung saan nag-umpisa hanggang saan natapos. So, nag-umpisa ka sa 0 second, natapos ka sa 200 microsecond. Yun yung positive half cycle, yung duration, yung nasakop ng positive half cycle. Ngayon, ganyan ang iyong graph dahil mag-uumpisa ka sa condition na output voltage is initially zero. Kaya dito ka nag-umpisa. So, ganun din yung negative half cycle. So, duration mo naman, kung babalikan natin yung ating integral, dito ka naman mag-uumpisa sa 200 microsecond. Siyempre, ang ito yung negative half cycle, ito, 400 microsecond na yan. Di ba? Dahil ang time mo kasi is 200 microsecond. So hanggang dito 200, hanggang dito is 400. So yun, dito pa rin nandito pa rin ano natin, ano, yung condition. Kaya doon ka aangat. So, yung condition, ibibigay naman yan sa problem. Output voltage is initially zero. Ngayon, ano ang pagkakaiba niya dito sa isa pang problem? So, walang binanggit na condition na initially, output voltage is zero. Walang binigay. Kaya yung sinold mo siya, so, ganun pa rin. Duration. From 0 to 50 microsecond. So, iyon yung positive half cycle. Ito siya. Kung mapapansin mo, hindi ka sa 0 nag-umpisa. So, dito ko nag-umpisa sa, ito yung pinaka 1 volt. Iyan yung 1 volt. Dahil 0.5, value mo rito is 0.5, saka 0.5 dito is 1 volt. So, tandaan na, hindi ka nag-umpisa dun sa 0 volt. Dahil walang binigay na condition dun sa problem. Ngayon, yung negative half cycle, so, from 50 naman hanggang 100 microsecond. Ang duration mo kasi kada half cycle is 50 microsecond. So, yan, 50 microsecond. So, negative half cycle, 50 hanggang 100 microsecond.
Yun yung duration ng negative half cycle. So negative, lalabas mo. Kaya lang, meron ka pang negative. Negative multiplied by negative is positive. Kaya naging positive. So positive, rising naman. So pagyan. Hahatiin mo kasi ano, yan, ito yung 1. So ito yung 0.5, saka 0.5 is 1. So ganun ang mangyayari pag walang binigay na condition. Unlike yung diniscuss natin kanina, binigyan ng condition, output voltage is initially zero. So sa zero ka, mag-uumpisa. Yung kasi yung condition. Naintindihan yung ano, difference ng condition? Naintindihan? Yes, sir. Okay, thank you. So, tandaan natin yan, ha? Baka kasi malito kayo pag binigay na yung problem. Kaya, inulit-ulit natin. So ito yung diniscuss natin yung nakaraan. Gatan Ashley Denise. Gatan Ashley Denise. Naka-join naman. Yes po, sir. Okay, thank you. Makibasa naman. Differentiator. The output is negative when the input is a positive going ramp, and the output is positive when the input is a negative going ramp. As illustrated in figure, during the positive slope of the input, the capacitor is charging from the input source, and the constant current through the feedback resistor is in the direction shown. During the negative slope of the input, the current is in the opposite direction because the capacitor is discharging. Thank you, Ashley Denise. So ito yung negative slope. Ito yung positive slope. Ano siya? Rising. Positive slope, rising. Negative slope, falling. Output is negative when the input is positive going ramp. So ito. So output mo is negative. Kaya kung ito yung zero volt mo, ito yung negative. Di ba? Kung meron kang X, Y. Yan. Kaya lang, ang nangyayari kasi sa algebra, XY. Dito kasi sa atin, ang nangyayari na
is yung horizontal mo, yung X, yun na yung time. Uma-under yung time mo, nagkakaroon ka ng output. Tapos yung output mo is voltage. Ito yung time, ito yung voltage. Negative. Output is positive. Ito naman, positive. So dito yan, na, di ba? Positive. Ito yung 1, 2, 3. Ito yung negative 1, negative 2, negative 3. Halimbawa, voltage yan. Output is positive. Ayan. Nandito siya. When input is negative going round. So, kung ito naman yung input mo, aano siya ng positive. Kung positive going round, so negative. So, tandaan natin, yung input component mo is capacitor. Feedback component is resistor. So, magkabaliktad sila ng integrator. Kaya mapapansin mo, yung output ng integrator, kabaliktaran ng differentiator. Ganon din naman sa math. Yung ginawa mo sa integral, pagka naman ang ipaprocess mo is differential calculus, kabaliktaran naman ng integral calculus. Kaya kung mapapansin natin, ano, input mo, triangular wave or ramp or sawtooth, ang nagiging output mo is square wave. Kabaliktaran siya ng integral. Sa integral, pinakita natin, input natin is square wave, ang output mo is ramp or triangular wave. So, meron ding practical differentiator. Parang ano rin, integrator. Meron ding practical integrator. Yung diniscuss natin last time. So, bakit ba nagkaroon ng ano? Practical na differentiator. Hidalgo, Mark Jefferson. So ito, naka-join naman si Mark Jefferson. Yes. Okay. Makibasa naman. Salamat. There are a couple of problems with the general differentiator of figure 1. First, it is quite possible that the circuit may become unstable at higher frequencies. Also, the basic shape of the amplitude response suggests that at high frequencies there is increasing relative noise level. Both of these problems may be reduced by providing an artificial upper limit frequency. This tailoring may be achieved by shunting R sub 1. Shunting R sub 1. R sub RF. RF. Ano yan eh? Feedback resistor. With a small capacitor. This reduces the high frequency gain and thus reduces the noise. The other major problem of the circuit in figure 1 is that the input impedance is inversely proportional to the input frequency. This is because XC is the sole input impedance factor. This may present a problem at the higher frequencies because the impedance will approach zero. To circumvent this problem, a resistor may be placed in series
with the input capacitor in order to establish a minimum impedance value. Thank you, Mark Jefferson. So, kaya nagkaroon ng ano, no? Practical differentiator. So, ito na yung ating practical differentiator. Dahil dito sa ating differentiator, at higher frequency, unstable siya. Ibig sabihin, yung output mo, pabago-bago yung output. Ang reason doon, sa high frequency, nag-i-increase yung noise. So para ma-solusyonan natin yan, naglagay ka ng capacitor. Ibig sabihin yung ano, no? Yung shunting, ibig sabihin ng shunt, ibig sabihin yan, parallel. Ayan. Ayan. Kaya nag-parallel ka. Pag titignan mo yung connection, parallel ka dun sa RF. Ngayon, yung problem mo naman sa impedance, dahil nag-a-approach ng zero, naglagay ka naman ng resistor. So, input resistor in series sa capacitor. Dahil ito lang yung dati mong circuit eh. Capacitor saka feedback resistor. So, para ma-solve itong problem sa impedance na nag-a-approach sa zero, naglagay ng series resistor. Naka-series dun sa capacitor. So, yan na yung magiging input resistance. Tapos, naglagay din ng parallel na capacitor, capacitance dun sa RF, feedback resistance. Para ma-solve mo naman yung unstable yung output at higher frequency dahil dun sa noise. So, kaya nagkaroon ka ng practical differentiator. So another ano pa to, no? Information. Kaya sinasama ko eh. Marami tayong ano, matututunan dun sa mga galing siya dun sa book. Libiran, Leila Joyce. Sir. Okay. Makibasa naman. Thank you. Okay po. The op-amp differentiator of figure 1 has a tendency to oscillate. To avoid this, a practical op-amp differentiator usually includes some resistance in series with a capacitor to act as a low-pass filter and reduce the gain at high frequencies. The resistor should be small compared to the feedback resistor in order to have a negligible effect on the desired signal as shown in figure 4. A typical value for this added resistance is between 0.01 R and 0.1 R. With this resistor, the closed loop voltage gain is between 10 and 100. The effect is to limit the closed loop voltage gain at higher frequencies where the oscillation problem arises. Thank you, Leila. So, pwede rin maging problem mo, no? Kung yung ating differentiator, so meron tendency magano, no? Oscillate. So ang ibig sabihin yung oscillate, yung nagpo-produce ka ng sine wave. So para ma-solusyonan yan, so, dapat daw, yung ia-add mo is 10 times yung value.
So kung matatandaan na natin yung ano no sa ating differential calculus, di ba? Differential or derivative ng ito is sine x dahil x dynamic na. Sine x, ang magiging answer mo is cosine. Ito. Cosine x. Kaya ang magiging sagot mo sa input mo is sine, output mo is cosine. Kaya meron kang cosine. So huwag kalimutan to na yung ating derivative. The time continuous method will be used when the input signal may be easily written in the time domain. Example is yung sine wave. Ito. For more complex waveform, such as triangular wave, a discrete time method will be used. Ito yung example. Find the output voltage and sketch its waveform of the circuit below. So makikita natin, hindi binabanggit sa problem kung anong klaseng circuit. Pero malalaman natin na iyan is differentiator. Dahil yung input mo, nakakonek yung capacitance o capacitor. Yung feedback component mo is, if the input signal is a triangular wave shown, so 5 volts, yung peak, negative 5 volts. Ngayon, nagbigay ng time. Yung isang complete cycle, meron kang positive half cycle, negative half cycle. Ang duration mo is 10 microsecond. Isang complete cycle. So ganun naman yun, ano? Basta sinabing complete cycle, so andun yung positive half cycle, kalahati, saka negative half cycle, kalahati. Kaya one cycle na. So ganun din dito. Ito yung positive half cycle, ito. Ito yung negative half cycle. So, ibig sabihin, yung half cycle mo, kung ito is 10, 5 lang. So, 5 microsecond. So, kalahati lang yung 5 microsecond. So, ito rin, 5 microsecond. Half cycle is 5 microsecond. Solution, starting at time equal to 0 second. So, dito yon 0. Hanggang time is 5 microsecond. Dito yun. The input voltage is positive going ramp, ranging from negative 5 to positive 5 volts. Yeah. Makikita naman natin eh, di ba ito is
value niya is 5. Ito rin naman, 0, negative 5. Value mo rin is 5. Kaya iyan is 10. In this case, volts, 10 volts. Kaya sinabing positive, pataas kasi, rising. So, slope, pinag-aralan natin sa algebra, saka sa geometry, change in rise over run. So, yung rise, ito. Rise mo, ito. Yung taas, yung y, change in run, yung sa x, ito naman. Kaya 10, 5 microseconds. Ang sagot mo is 2 times 10 to the 6 volts per second. Diba? Ito kasi is volt over second. So, volt per second. So ito naman, from 5 microseconds to 10 microseconds. So dito ka naman, from 5 microseconds to 10 microseconds. So ito naman yung negative half cycle. So from 5, ito, from 5 to negative 5. So, equal mo rin is 10. Kaya lang, pababa. Kaya, negative 10. Rise mo is negative 10, 5 microsecond. So, negative 2 times 10 to the 6 volt per second. Positive going ramp. So ito yung positive half cycle. So ito. Ito yung 5 microseconds. So ito. 5 microseconds. Ngayon, kung gagawin mong time domain expression, so magiging 2 times 10 exponent 6 t time domain. So yung formula ng differentiator. So, kinopya lang naman yun. Hindi na natin i-discuss yung derivation. So, yan. Yung scale factor, parang ano lang siya, ha? Kung madaling maintindihan, siya yung multiplier. So, yan. Scale factor, multiplier. Halimbawa, 10x. Ibig sabihin, yung 10 mo, yun yung scale factor. Yun yung multiplier. Na 10 times. Yung value ng x, halimbawa, ito is y, na 10 times. So, kinopya lang yung formula. Negative RC, resistance, capacitance, derivative ng voltage in. So. So R, ano siya?
2.2, so point to point. Ayan, point. Kilo ohms. C, capacitance is 0.001 microfarad. Derivative ng 2 times 10 to the 6. So, derivative niya is, ilalabas mo lang dahil constant to. Ilalabas mo lang. Ang matitira sa'yo is dt over t. So, 1 na siya. Pag minultiply mo yan, ang lalabas is negative 4.4 volts. So, ito, negative 4.4 volts. So, ayan. Negative 4.4. Sa positive going ramp or positive half cycle. Ang susunod, ang kulang na lang natin is itong negative going ramp or yung negative half cycle. Pag natapos natin, uulit lang siya dahil umuulit lang naman yung input. Kaya uulit lang din yung output. Negative going ramp, yung sinod natin kanina, ito. Gagawin mo uling time domain, naging negative lang. Isosolve mo, same lang din yung process. Magiging negative lang. Kaya negative multiplied by negative is magiging positive. 4.4 volts yung voltage output. So, nasolve mo yung voltage output, sketch na lang. So, ito yung inyong negative going ramp, magiging positive 4.4. Right? Itatapat mo dito ha. Ito kasi yung value. Eh. Kailangan nakatapat. Ito yung isa. Ngayon, kung dalawa yung kinontinue lang, naging ito yung one cycle, nagbigay pa ng isang cycle, same lang din, uulitin lang. Kaya ganun, so uulit lang siya. Naiintindihan yung pag-sketch ng waveform? Opo, sir. Okay, thank you. So, ganun, ano? Ano, parang hindi naman ganun kahirap yung ano, no? Yung ating pag-derivative. Di katulad yung differential calculus nyo, mas mahirap yun dahil math yun, eh. Sa atin, application na lang. Kung ano lang yung input, iyon yung i-derivative, yung bin. Ngayon, ang binigay naman is yung ano, no? Practical, kahit hindi banggitin na practical differentiator, makikita mo kasi is may parallel na capacitance
dito sa feedback resistor. Yan yung feedback capacitor na kapara. Saka meron ka rin naka-series na resistance doon sa capacitance. Solve output voltage and draw its waveform. So, ganun pa rin. Isosolve mo siya, tapos idodraw mo yung waveform. Of the figure below. So, binigay yung practical differentiator. If the input signal is a 3-volt peak triangular wave at 4 kilohertz. So pagkakaiba, may binigay ng frequency. Ngayon, yung frequency, kung natatandaan nyo pa yung diniscuss dati natin, di ba, yung frequency is equal to 1 all over time. Dito kasi, para lang magamit mo yung time. Malalaman mo na kung paano mo siya i-sketch yung iyong input. Solution, the upper limit of the useful frequency range is determined by the lower of the two RC network. So, meron ka ditong dalawa kasi yung RC network mo eh. Diba? Ito yung isang RC network. Diba? RC. So, isang RC network. Ito rin yung isa pa. RC. Kaya, meron kang dalawang RC network. Yung useful frequency range daw, determine ng lower dun sa dalawang RC network. So, isolve natin. Frequency is 1 all over 2 phi RFCF. So, ito yung isa. Kaya sila dapat yung combine. Sila kasi yung isang network. Tapos, ito yung isa pang network. So, pag sinubstitute mo yung value, RF is 5 kilohertz. CF is 100 picofarad. So, lagi kong sinasabi sa inyo, alamin nyo kung ano ang exponent nyong picofarad. Dito, hindi ko pinakita kung ano yung exponent ng picofarad. Pag sinold mo, 318.3 kilohertz. Yung isa naman, sa input. Ito yun, input. So, ito yung RC ng input. So, RI is 100 ohms. C is 10 nanofarad. So, lalabas is 159.2 kilohertz. Input frequency below 0.1159 4 kilohertz. So pag minultiply mo yan is 15.92 kilohertz. Ito kasi yung pipiliin mo. Dahil dito.
Kaya siya yung pipiliin mo. Hindi ito, mas mataas kasi ito eh. Ang sabi rito, lower. Tapos ita times mo ng 0.1. So lalabas is 15.92 kilohertz. So frequency, given naman sa problem, 4 kilohertz or 4,000 cycle per second. O C over S. So para makuha mo yung period, yung time, so imamanipulate, cross multiplication, mapupunta yung frequency dito, yung period o yung time mapupunta dito. Kaya ito yung lumabas. 250 microseconds. Para lang ma-drawing natin siya. Ibig sabihin, iyan yung, di ba, per cycle. Ibig sabihin, isang cycle mo, yung isang cycle mo, yan, ang duration niya is 250 microsecond. Naintindihan? Naintindihan? Kung paano kumpara sa inyong 250 microsecond? Opo, sir. Okay. Ulitin ko ha. Dito kasi sa problem, walang binigay na input waveform. Walang binigay. Di katulad nitong problem na to, meron binigay na input waveform ito. So, anong nangyari? Yung input waveform, sinolve pa natin para malaman natin kung paano itsura yung input waveform. Ito kasi given na eh, wala na tayong problema. Hindi na natin isosolve. Dito kasi sa problem, walang binigay. So ito yung way para ma-drawing natin yung input waveform. So 250 microsecond. So ibig sabihin, yung kalahati, yung half cycle, ito kasi is one cycle. Yung ito, yan is one cycle. Ngayon yung one cycle, merong half cycle, positive half cycle, negative half cycle. Ibig sabihin kung 250 yan, ibig sabihin ito 125 microsecond. Itong half uli, 125 microsecond. Kaya pag kinonvine mo isang cycle is 250 microseconds. So ito na siya. Yeah, 125 ito. Kalahati. Isang buong cycle na 250. Ngayon, kung magkakaroon ka uli dito, so, ito, 125 microsecond ulit ito. Kaya 250 plus 125, 375. Tapos ito, pababa, 125 microseconds ulit yan. So, plus 125, 500 microsecond. Ngayon, kung ano ginawa natin dito, so, same lang din naman ang gagawin. So, yan. Starting at time 0, to. So, yan, 0.
2 times 125. Ibig sabihin, yun yung half cycle. Yung positive going ramp. Yan yung positive half cycle. So, negative 3, 2, 3 volts. So, 6 dahil pataas, rising. So, 6, 125 is 48,000 volts per second. Ngayon, ito naman yung isa. Yung negative half cycle o yung negative going ramp. Positive 3, negative 3, so negative 6 volts, negative 48,000 volts per second. Same pa rin ang procedure, i-convert sa time domain, 48,000 T. Solve natin. Makukuha mo is negative 2.4 volts. Huwag malito ha. Dahil ang kopyahin ko tong ano para mas naintindihan. So ito. Same pa rin na magiging ano, no? Magiging solution. So, ang susundin pa rin natin yun sa differentiator. Baka malito kasi kayo. So ito, no? Ito yung ating differentiator. So baka malito kayo, bakit ang ginamit is yung RF? Bakit ginamit yung RF? Saka yung Cin. So dahil ang differentiator talaga, nasa input yung capacitance, nasa feedback yung resistance. So, kaya siya yung ginamit. So, hindi gagamitin to ha. Dun sa R. Hindi rin gagamitin to dun sa C. Yung original, yun yung gagamitin. Hindi makaka-apekto yung pagiging ano niya, pagiging practical differentiator. So kung ano yung original, pag sinosolve mo, same sila ng solution. So lalabas sa'yo is negative 2.4 volts. So pagka so 2.4, gagawa ka na lang ng mga scale. So, ito yung negative 2.4. Ito yung 0. So, pag ganun. So, ang input mo is positive half cycle o positive going ramp. Pag iyan ang input mo, ang magiging output mo is negative 2.4 volts. So, yun ang unit. So, time. Voltages. Ngayon, ganun din yung gagawin sa negative going ramp. So, gagawin mong time domain. Negative
48,000 T. So same ng formula. Ang may iba lang is yung B in dahil negative half cycle na yung negative going ramp. So lalabas sa iyo is positive 2.4 volts. So ito siya. Positive 2.4 volts. So ganun yung magiging yung sketch. Ngayon kung magbibigay pa uli ng isang cycle, so isang cycle binubuo ng positive half cycle or positive going ramp saka negative half cycle or negative going ramp. So uulit lang yung iyong sagot. So dito magiging output mo is negative 2.4. Uulit ka lang. So dito naman positive 2.4 volts. Kung makikita natin dalawang cycle. Kung isang cycle lang, so pwedeng dito na lang may isang cycle. Uulit lang naman siya. Same lang din ang solution. Same lang din ang sketch ng output waveform. Nasundan ba? Madali lang naman yung solution, di katulad ng differential equation. Mahirap yung binibigay na problem. Sa atin, mas madali yung application ng differential calculus. Naintindihan? Naintindihan ba? Sir? Okay. Meron bang concern, Leila? Sir, tanong ko lang po, bakit po ulit ginamit yung RF tsaka C po? Dun sa last problem po. Dahil, di ba... Yung binanggit ko nga kanina, di ba, ano siya, practical differentiator. So, meron kang R. So, meron kang R in. Meron kang R F. So, ang sabi sa book, same lang din ang solution ang gagamitin. Miski practical yung binigay sa problem na differentiator, same pa rin yung gagamitin mong solution. Ang gagamitin mo pa rin is dun sa differentiator. So ito yung differentiator, yung, so ang gagamitin mo pa rin is yung RF. So yan, kaya gagamitin mo is yung RF. Yan, RF. Tapos, yung differentiator, capacitor input, capacitance input capacitance. So ito siya. So iyan pa rin yung gagamitin mo. So walang pagbabago sa solution kahit ang given is practical differentiator. Okay po sir, thank you po.
Thank you. So dito sa sinod natin, ang given is triangular wave. So tignan mo igi, ha? Triangular wave. So paano kung ang given na is sine wave? So sine wave, yung ganito na, ang given. So, dapat tandaan natin to. Yung ating diniscuss kanina. So, ito. Derivative ng sine is cosine. So, input mo is sine. Ang magiging output mo is cosine. Pinag-aralan na natin yung nakaraan, ano, kung paano pag-graph, pag-sketch ng sine sa cosine. At 3 kilohertz. So ganun pa rin. Para ma-practice tayo, same pa rin din yung gagawin. So ang gagamitin is yung low. Times 0.1. So, magiging tama ano, dahil below sa 3 kilohertz. Ang iyong magiging input is 2 sine 2 pi frequency, yung 3000 T. Ano lang to? Nirepresent mo lang. Ito, nirepresent mo lang na input. So, ganyan ang pag-represent niyan. Ito yung amplitude. Amplitude. Ganun naman pag-represent ng ano, sine wave. Meron kang amplitude, saka meron kang frequency. So, yung 3K, 3,000. So ngayon, iyan na yung iyong input. So ito. Sasubstitute mo lang sa formula. So 5 kilo ohms. So yung RF. Tapos yung C is 10 nanofarad. Derivative ng B in, which is 2 sine 2 pi 3000 T. So yung 2 so ilalabas mo na yung 2 tapos sine cosine, so ito sine magiging output mo is cosine ito. Kaya lang yung
dx mo, ito yung e yung x. Di ba? Pinapakita ko lang isa-isa ha. Baka kasi nakalimutan nyo na yung differential calculus. Di ba? Meron yung integral calculus. Differential, di ba? Derivative ng x. So, ito yung x mo. Tapos ito yung derivative ng sine. Ito yung derivative ng sine, cosine. So ito naman yun. Dito galing yun. Diba? Cosine x dx. So isa-isahin ko lang ha. So yung cosine x, ito. Derivative ng x mo, ito. Baka kasi magtaka kung bakit nagkaroon ng 2 pi 3000. Tapos yung 2, yan yung constant. Inilabas lang. Okay? So ang lalabas is negative 1.884955. Pwedeng i-round off nyo na lang ha. Kung gusto nyo, pwedeng 1, 2, 3, 4. Pwedeng 4. Ayan. Ngayon, paano mo i-sketch to? Paano mo i-sketch? So, ito yung way para i-sketch. Sinulat ko na rin para ano, hindi malito. So, negative. Ibig sabihin, kung meron kang... Ito yung voltage mo. Ito yung time. Dito ka sa ibaba, yung negative. Dito kasi yung positive. So dito ka sa ibaba. Negative means start at the bottom. Negative. Yan yun. Ang amplitude mo, ang voltage mo is 1.8850 volts. Okay. Tapos yung frequency, iyon yung magiging cycle. So yan. Naglagay na ako ng hanggang 2. Dahil hindi 1.885 eh. Kaya ginawa ko na hanggang 2 saka negative 2. So, ito yung negative 1.88. So, ito. Linawin natin, ha? Yung 2 mo kasi, nandito. Yan yung 2. So, inangat ko ng konti. Miski ano naman? Miski... Hindi saktong-sakto. Ito yung 1.88, mas malaki yung 1.88 kaysa sa 1.8 kaya nasa ibaba. So yan. Tapos pag nag 90 degrees ka, katulad yung ano natin ano, yung inano natin kung paano i-sketch yung cosine yung nakaraan. Kaya naging 0. Pakita ko ulit ha. Yung diniscuss natin yung nakaraan. Kung paano i-sketch yung sine, paano i-sketch yung cosine. So yan. So nakita? Ngayon,
cosine ng zero. Cosine ng zero. Cosine ng 0 degree is, so 1. So 1 times negative 1.88, magiging sagot mo is negative 1.88. So ito siya. So sunod na point para ma-sketch mo yung waveform ng cosine, yung 90 degree, pi all over 2. Cosine, tandaan niya, cosine ng 90 is 0. So, yan yung, sulatan ko na lang itong ano, para ipakita ko mamaya. So, ito yung cosine ng 0, ng 90 degree, yung pi all over 2, ito yung cosine ng 0. Cosine ng 180. Cosine ng 180. Negative 1. So ito. Cosine ng 180. Is negative 1. Ito is 0. Ito is 1. So ganun din. Cosine ng 270. Cosine ng 270 is 0 ulit. Is 0. Cosine ng 360 plus one. Okay, nakikita na. Nakikita na yung ano natin? Lesson? Opo, sir. Okay. So, ulitin ko, ano? Cosine ng 0, so input mo, yan dito, 0, is 1. So, amplitude mo is negative 1.88.5. So, ito na siya. Ito. Cosine ng 90 is 0. Ito, 0. 0 volt. Kahit i-multiply mo sa negative 1.885, 0 pa rin. Kaya sa 0 ka naglagay ng point. Para ma-graph mo yung cosine. Itong susunod is yung pi is 180. So, cosine ng 180 is negative 1. Negative 1 times negative. Magiging positive. Kaya ito yon. Yung, ito yung 1.8 na positive. So, mas mataas pa. Halos nasa 2 ka na. Yung 1.885. So, ito. Cosine ng 270 is 0. Katulad ng pinakita natin sa calculator. 0 times negative 1.885. Any number multiplied by 0 is still 0. So kaya sa 0 ka uli naglagay ng point. Tapos, cosine ng 360 is 1. 1 times negative 1.885 is
-1.885. Ayan. So, igagraph mo na ngayon. 14 cosine wave. So, ganun. Ngayon, naintindihan na ba itong cosine? Kung paano ginrap? Iyan kasi magiging sagot nyo sa exam. Eh. Hihingin yung output waveform. Naintindihan na? Opo, sir. Okay, thank you. Ngayon, ganun din yung way. Kung paano may igagrap yung sine. Ito naman, yung input. Ganun din yung way. Kaya lang, yung input mo kasi is given na. Meron ka ng 2-volt peak sine wave. Meron ka ng 2-volt, yung peak. So, ito na yun. Yung... So, sa zero, ang sine ng zero, miski i-calculate nyo para ma-practice kayo, sine ng zero is zero. Kaya dito, maglalagay ng point. Pi over 2 is 90 degree. So, sine ng 90 degree is 1. Times 2 volts is 2. Ayan. Kaya dun siya naka-trace dun sa 2. 180. Sine of 180 is 0. Times 2 is also 0. Sine of 270 is negative 1. Times 2 volts, ulitin ko ha, yung 2 volts, yun yung given na input. So, 2 volts, negative. Ayan, dito naman yun, naka-project. Sine of 360 is also 0. Kaya sa 0 nakalagay. Ngayon, iyaano mo na siya. Ipa-plot mo na. Sine. Naintindihan? Inulit-ulit natin ha, para napaliwanag na natin siya ng last meeting kung paano ginagraph yung sine wave saka cosine wave. Inulit-ulit natin ha, para lalo nyo pang maintindihan. Mas ano na ba? Mas naintindihan na kung paano ginagraph yung sine saka sine wave saka cosine wave? Oh, ilang beses na natin ano siya dinidiscuss. Naintindihan na? Opo, sir. Okay, thank you. Tandaan na lang, ha. So, hanggang ano lang tayo, ano? Hanggang 5? Opo, sir. Okay, so, yan is 5:01. Extend na tayo ng 1 minute. So, continue na lang natin next meeting. Pa-open na lang ng camera para makuha natin yung ating attendance.